Nakatikim ka na ba ng cookies na lasang turon? Mangga? O di kaya'y bukot ube? Ilan lamang ito sa mga patok na patok ngayong flavors ng Salamat Cookies. Isang cookie brand sa Indianapolis, Amerika, na sa pangalan pa lang, Pinoy na Pinoy ang dating. Paano ba naman? Obrang mga ito ng Phil-Am mother and son baking tandem na sina Michael Mike Williams at Lourdes Arceo Williams. Pero alam nyo bang ang Salamat Cookies pala, nito lang panahon ng pandemya, nagsimula? Mayo nitong nakaraang taon nang mawala ng trabaho si Michael bilang photographer. At dahil kapos sa budget, imbis na pera, naisipan daw niyang mga binake na cookies ng kanyang ina na si Mama Lourdes ang ibigay sa mga di nila mabayarang mga serbisyo bilang pasasalamat. We were just handing them out as thank you cookies. And then one day, two ladies at this chiropractic office we go to, they asked like, are you selling these cookies? And then I was like, yep. And so that's how we really got started. And that's how they got their name, Salama Cookies, because they were just thank you cookies at the very beginning. By that weekend, we got 728 cookies ordered. And not just in Indianapolis area, but out of town as well. And across the country. Sa ngayon, umabot na raw sa 70,000 Salamat Cookies ang kanilang nagagawa. At mantakin nyo, apat lang daw silang gumagawa nito. On a week-to-week basis, it's myself, my mom, my tito Philip, and my sister Melissa, my ate Melissa, and just us four people. At kung bakit swak na swak ang Salamat Cookies sa panlasa ng nakakarami, paniwala ng mag-ina, dahil sa natatanging Filipino twist nito. The sweetness, because you know, all our kakanin, like, you know, bibingka, kuchinta, all that, they're not sweet. We said, not too sweet, you know, and use some things that are more Filipino, like we use part of our sugar is cocoa sugar, which is very popular in the Philippines. And then, of course, our ingredients, you know, ube comes from the Philippines, the mango comes from the Philippines, the langka comes from the Philippines, makapuno, you know, all that stuff. Those are the things that we use. Ang next target daw ay magkaroon ng physical store at cookie truck para mas malayo ang maabot ng kanilang Salamat Cookies. And who knows, baka daw balang araw maiuwi nila ito sa Pilipinas. The Philippines has helped define me as who I am as a person. I'm just so proud, you know, and just thankful that that we've created something that is being widely received. Oscar Oida, Nakatutok, 24 Oras.